bago pa na uso ang text, chat at email, ang palitan ng komunikasyon sa pamamagitan ng LIHAM. Lahat ng mga ipinapadalang sulat dumadaan sa gusaling ito na saksi rin sa madugo nating kasaysayan, ang Manila Post Office. Mahal kong Gorgia, palagi kong inaabangan ang iyong pagdating. Tama-tama yung dating mo. Ito yung susi. Thank you. Kahit pa sinusulyapan lang kita mula sa dilim. 9 years na po akong dito nagtatrabaho. Nung unang duty ko dito, tuwang-tuwa ako kasi post office nga, makasaysayan. Wala pang isang buwan, ginawa kong reliever kasi walang panggabi. Saturday ng gabi, lahat ng kompleyado mag-out na. Pag-akyat ko ng fourth floor habang naglalakad ako. Ay! Biglang may bumatok sa akin. Pero nung nag-flashlight ako, wala akong nakita. Sobrang takot ko noon. Yung Manila Post Office na nakikita natin ay dinisenyo ni Juan Arellano noong 1926. Napaka-majestic nito kasi it was intended as part of the Burnham Plan. 21 years na akong empleyado ng PhilPost Corporation. Noy, hindi mo maramdaman ang bigat ng tanika lang gumapos sa amin. Yung kalansing talaga ng kadena, pag bumabagsak step by step doon sa hagdanan, paglingon mo, wala ka namang makikita. Malaki ang posibilidad, maraming namatay ditong mga hapon kasi nga ito yung huling himpilan nila. At maramdaman ang kalupitan ng mga dumakip sa amin. Oh, Don! Ano nangyari sa'yo? Don! Sadali! Don! After 5 years na ako nagtrabaho rito sa post office. Meron nagmamartyan mga hapon. Parang hinahabol nilang white lady. Parang meron lumalapit sa'yo. Parang dinadandaanan ako. Nag-cross po ako. Bigla na rin po nawala. Parang meron silang binubulong sa akin. Hindi ko maintindihan. Salita nga po. Uy, pakibigyan na lang tayo kay Junay. Uuwi na ako. Di na akong katagal dito, pare. Sige ba? Bakit? Ano ba nangyari? Willie! Willie! Pag nilalak ko na yung pintuan doon, yung feeling ba na nakapila sila dyan? Pag naglalakad ka, tinitingnan kang ganun. Ako po ay 3 years na po na nagtatrabaho po dito sa postal ID. Jonay, pinapabot ni Willie. Nagmamadali yata pa uwi. Salamat, Larry.
bukas yung ilaw? Nagpa-receive po ako dito ng mga sulat. Bigla po akong may narinig na kadena po sa paa. Tapos parang may gumanong po sa akin. Nagpapatulong po, umiiyak. Naaninag ko po siya. Tumatayo po yung balahibo ko. Ang nature of work ko dito, sorting kami ng letter. Minsan nag-night shift po ako. Doon sa dulong CR namin, na ngayon condemn na siya. Binubuksan ko, wala naman tao. Walang sumasagot, pero nakalakan loob. Gumagano'n siya lagi. Kaya pag nagsi-CR kami, lagi kami may mga kasama. Kwento sa amin, may namatay daw dyan. Hindi kami mawawala. Hindi mapipinid ng limot. Malakas dito sa lockbox eh. Ramdam ko. Bigla na lang kaming may naririnig na makinilya. Ako po ay 38 years in the service ng Philippine Postal Corporation. Papasok pa lang ako around 6:45 a.m. Yung chinelas na brown, nakaayos siya na parang nakahakbang. Feeling ko talaga meron dun sa may likod kong nakaano. Kasi tumutunog yung kahoy eh. Ah, ito'y tumulit yan! Masilayan masana ng bahagya ang mga hakbang ng aming pinagdaanan. Para imbestigahan, sinadya ito ng paranormal researcher na si Ed Caluag kasama ang mga empleyadong sina Larry at Don sa gusali ng mga liham. Ano kayang mga lihim ang kanilang matutuklasan? Meron ba ano? Naghihilo na parang bakal? Parang torture chamber to eh. Mabigat na dito. Kinabutan ako. Sakit sa ulo. Ay, may dumaan. Dito oh. Nung poste na to. So more or less itong mga yumayabag dito, yung mga sundalo. Pag tinitingnan ko siya, parang magulo. Maraming nagtatakbuhan. Mas parang may sumasabog, gigyera. Yung isang babae na yun, sumusunod siya. Dabi-dabi kung... Ang bigat. Parang may, ano, babae na nandoon. Bakit ka ba nagagalit? Ito po ang pangalan nyo. Yun. Agnes. Ilan po kayo na naririto ngayon? Isa. Hindi niyo ba naririnig dito? Naghihila? Parang nahuhulog na nahuhulog. Tinuntun nila ang lugar na pinanggagalingan ng tila kadena hanggang narating nila ang isang abandonadong opisina. Prepare tayo ng sulatan. Pag upo mo doon, sulat mo lang ng isulat. Pero walang ilaw. Para hindi kayo matakot. Mauna na ako. Hindi kaya. Iba'y lumapit sa akin.
Hindi niyo ba narinig dito yung naghihila? Sa kalagitnaan ng imbestigasyon ni na Ed, may narinig silang tila yabag ng paa na may hila-hilang kadena. Parang hinihinahatak na kadena. Sinundan nila ito hanggang narating nila ang isang abandonadong kwarto. Prepare tayo ng sulatan. Pwede yan makipag-usap telepathic. Lahat ng nasabihin nila ipapasok sa isip mo. Pag upo mo doon, sulat mo lang ng isulat. Pero walang ilaw. Para hindi kayo takot. Nauna na ako. Dito, isa-isa silang pumasok para malaman kung magtutugma ang imaheng makikita nila sa silid. Pumikit ako ng konti. Tapos may narinig ako parang gumaganon. Natakot na ako. Wala na akong naisulat. Hindi kaya. Iba yung lumapit sa akin. O, duguan. Parang gumagaw na siya. Diba sabi mo yung makikita ko or mararamdaman ko, hindi ko naisulat. Takot na ako. Yung gapang niya iba eh. Tapos dito, puno dugo. Tapos yung buhok niya, mahaba-haba. Sinabi ni Kuya, nagduguan. Ito, sinulat ko, nakita ko kasi yung mga lumalakad, maraming dugo. Puro dugo. Pag upo ko pa lang, yung paligid ko, pakaramdam ko, nag-amoy dugo, dumami. Parang dugo. Tapos yung babae nga, sa paligid ko, puro sila dugo. Parang tinortured talaga. Tapos, may nagsalita, sabi niya, pinahirapan nila kami. May narinig ako, parang gumagano sa tabi ko lang. Sa ganun. Sa likod mo lang. Sa likod ko lang. Hindi ko alam kung ano tong date na to, pero sinasabi, 21 September 1942. Hindi ko alam kung anong significant ng date na yon. Magdadasal natin. Nagambala, oh. Grabe. Gusto ko tumakbo. May part ba na nasunog dito? Kasi nakaamoy ako ng amoy ng taong parang patay. Nasunog. Based doon sa pagkakaalam ko po, World War II, binawan ba ng hapon itong building na to? So nagkaroon po ng damage. Halos lahat naman ang nakita ko dito, multo ng nakalipas. Lahat ng energies nila ay nakakapit lang. Lahat ng kaganapan na nandyan sa loob ay mananatiling nandyan at hindi na makakalabas. Ang mga lumang building katulad ng post office, hindi dapat kinakatakutan. Dapat silang mahalin, no? Kasi parte sila ng ating pagkakilanlan, no? Bilang mga Pilipino. Maganda rin naman na may konting kwentong kababalaghan kasi nai-enrich yung urban mythology natin. Sa mga kababayan ko, maganda po dito sa post office. Hindi lang mga kwentong multo. Buhay na buhay po ang post office at mananatili itong buhay hanggat may mga empleyado at may mga tao na magpapatronize ng serbisyo ng post office. Hanggang sa muli, ang iyong tagapagmasid. Agnes. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.